Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Yan. So, ang verse po natin ngayon ay makikita natin sa Mateo chapter 18 verses 21 to 22. At ang napili ko pong topic ay tungkol sa pagpapatawad or forgiveness. Bago po natin simulan ang pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po. Salamat po sa araw na ito. Isa na naman po opportunity para pagbulay-bulayan namin ang iyong mga salita para mas makilala ka pa namin at makapulot ng mga aral. We pray, Lord, na buksan mo po ang aming puso at isip sa aming pag-aaral. Ikaw na nga po ang manguna sa gawaing ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ayan, samahan po ninyo akong basahin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 18 verses 21 to 22. Ako po ay magbabasa sa New Living Translation. Then Peter came to him and asked, "Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times?" "No, not 7 times," Jesus replied, "but 70 times 7." Sa Tagalog version naman po, sa Mateo chapter 18 verses 21 to 22, Magandang Balita Biblia version. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ng aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Natanong niyo na rin po ba yung ganitong tanong, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Natatanong ko din po kasi ito sa sarili ko, lalo na po pag punong-puno na ako, yung ubus na yung pasensya ko. Yung sila na nga yung gumawa ng masama sa'yo, tapos pag napuno ka, na-trigger ka, ikaw ngayon yung mukhang masama kasi nagalit ka na rin." Balikan po natin yung tanong ni Pedro. Sumagot siya, pero patanong din, 7 beses po ba? Sabi po sa commentary na nabasa ko, noong panahon ni Pedro, hindi kailangang magpatawad ang isang tao ng higit sa 3 beses. Ang isip siguro ni Pedro, sobrang mapagpatawad na siya kasi hindi lang niya dinoble yung 3, may +1 pa. Ginawa niya pang 7. Pero ano pong sagot ni Lord? Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sa English translation po, 70 times 7. Kung isipin natin, 70 times 7, ano po yung sagot? It is equals to 490. Talaga po bang pwede nating lagyan ng number ang pagpapatawad? Meron po ba dito yung nagbabakod-bakod ng record kung sino yung nagkakasala sa kanila kung nakailan na, na kapag umabot ka na ng 490, legwak ganun. Sa passage po na binasa natin, ang ibig sabihin po nito, forgiveness is boundless. In other words, Jesus wants us to always forgive others without limitations. Ano po ba yung forgiveness? Psychologists generally define forgiveness as a conscious, deliberate decision to release feelings of resentment or vengeance toward the person or group who has harmed you, regardless of whether they actually deserve your forgiveness. Forgiveness is not just a feeling, but a decision. Hindi lang po siya based sa feeling, it is a choice. It involves an intentional decision to let go of resentment and anger, na kahit hindi nila deserve, pag nagpatawad ka, pinalaya mo din yung sarili mo. Sa totoo lang po, mahirap talagang magpatawad, lalo na kung grabe yung mga ginawa sa'yo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na pababayaan na lang natin na saktan tayo o hindi na natin panagutin yung mga nanakit sa atin, kaya nga meron tayong mga batas. Sabi din po sa Roma chapter 12 verse 19, Magandang Balita Biblia. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat,
akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Alam niyo po ba yung palabas na pangako sa'yo? Sabi ni Amor doon, matitikman niyo ang batas ng isang api. Pero hindi po ganun yung tinuturo ni Lord sa atin. Naalala niyo po yung speech ni Nimrod last Sunday? Isa po sa mga pinakamahalagang utos ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi nga lang pagpapatawad ang gusto ni Lord na gawin natin. Gusto niya, mahalin natin yung mga kaaway natin. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Dapat nating patawarin ang iba dahil pinatawad tayo ng Diyos. After po ng verse natin na Mateo chapter 18 verses 21 to 22, nagbigay si Lord ng isang talinhaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Upang mas maunawaan natin kung bakit kailangan nating patawarin ang iba. Kung saan kumakatawan sa hari, ang ama sa langit, sa alipin ay tayo, at sa kapwa alipin ay yung mga nagkakasala sa atin. Just to summarize, yung hari, pinatawad niya yung alipin na may milyong-milyong piso na utang sa kanya. Pero itong alipin na ito, hindi niya pinatawad yung kapwa niya alipin na may utang sa kanya ng ilang daang piso. Imagine, yung milyon nga pinatawad tapos itong ilang daan lang hindi pinatawad. Sa galit ng hari, pinabilanggo niya rin ang alipin na may utang sa kanya. Sabi ni Lord, ganon ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Sabi nga po sa Mateo chapter 6 verse 15, magandang balita Biblia. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Alam niyo po ba yung panalangin na itinuro ng Panginoon sa Mateo chapter 6 verse 9 to 13? Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ano pong sabi? At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sa sobrang gasgas na po ng prayer na yan, nakakalimutan na ng iba yung totoong meaning. Memorize by mind but not by heart. Opo, mahirap magpatawad. Pero pinatawad lang din tayo. Kadalasan po kasi hinihiling natin sa Panginoon na maging merciful. Pero tayo po, merciless. Pag di po tayo nagpatawad, sisirain po tayo niyan na nakawin yung peace sa atin. Di pa po pag may kaaway tayo, parang lumiliit yung mundo natin. Kasi kung nasan yung kaaway mo, todo iwas tayo. Huwag po nating bigyan si Satan ng gateway sa puso natin. Ang galit po, hindi yan nawawala pag di mo pinakawalan. Choose to forgive. Let go, let God. Forgiveness may not change your past, but it will change your future. Amen at amen. Tayo po ay manalangin. Salamat Lord sa pagpapatawad. We pray Lord na turuan mo din kaming magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Boundless. Tinataas po namin sa iyo ang lahat ng galit at sakit na nararamdaman namin. Ikaw na nga po mag-heal sa amin upang matutunan din naming mahalin yung mga taong nagkasala sa amin. Ito na nga po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Thank you so much po and good night.